an actress who always leaves a mark. We've known her as Eds in the afternoon hit drama series, Tabing Ilog. She gained huge followers by playing various dramatic roles. Walang third party, at walang physical violence. Nandito yung taong ko. You probably sympathized with her when she portrayed a suffering housewife who battled for the love of her husband in one of the most talked about teleseries. Kaye Abad has been a household name for 2 decades, and she keeps soaring high. Before entering show business, Catherine Grace Abad, or simply Kaye, grew up the way any ordinary girl would. My childhood ko masaya. Na-experience ko yung mga dapat kong ma-experience. Yung may kabarkada sa village, naliligo sa ulan, tumatambay sa labas kasi ng bahay namin may kubo na kung saan nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko. So na-experience ko yun. But even as she took flight as an actress, Kaye originally dreamt of flying another way. Paano ako nag-start? One time nagtanong yung daddy ko, I think may nabasa siyang article sa Zaryo na kailangan ng 3 bata. Pinagpapa-audition for Regal Films. May movie na gagawin. Ang parents that time would be Lorna Tolentino and Richard Gomez. Nag-audition kami, sabi ni Tita Shamaine, malaki yung chance mo ha, kasi malapit yung kulay mo kay Richard Gomez, yung pagiging morena, ganyan. So, ikaw talaga po yung ginawa. Kasama ang palad, naging Gabby Conception. Yung tapad. Nalikwak ako bilang mistito si Gabby Conception. So, ang nakuha ay yung sister ko. She took another shot at auditioning, this time for the kiddie show on TV. There she was, just walking down the street singing. I was 12 or 13. Kasi 13 ako nag-start eh. So around that age. Ano siya? Papasok ka sa loob, 10 kayo, hawak niya yung number niyo. Si Mr. M na sa harap. Dadaanan kayo ng camera, tapos sabi niya, sige, meron pa yung lagi nilang famous line, will call you. Sabi ko, naku yung mga will call you, yung sabi niya, pampa-feel good lang na. Sige, will call you. And as it turned out, that was just the beginning of Kaye Abad's rise to fame. O, Baro, ano tapos mo nung pinapagawa ko sa'yo? Yours, Muse! Yours, Muse! Yours, Muse, Mahal! Yours, Muse, Mahal! Yours, Muse! Yay! Yay! Ang TV days, nung una kasi, ang TV kasi hindi siya trabaho yung feel. Para siyang laro-laro lang. Para siyang daycare ng mga teenagers. Kasi gag show siya eh, so para lang siya talagang laro. Yet on the way up, Kaye realized that it was not all fun and games. Kasi ang hirap eh, that time grupo-grupo talaga. Kasi may grupo to, may grupo dyan. So, bilang bago ako, hindi ko alam kung paano ako makikigrupo sa kanila or gusto ba nila ako. Ang mga unang naging friends ko that time, mga kabatch ko, si Carol Banawa, Mark Solis. Parang sila ang dalawa yung naalala ko naging ka-close ko sa batch ko. Thank you.